Ito ay mga superworm. Ito naman ay mga superworm sa garapon na nilagyan ng maliit na styro. At ito naman ako, nakatitig sa isang kutsara ng superworms. May mga tanong ba kayo? Mahilig sa mga hayop ang 28 taong gulang na si Buknoy. May alaga siyang pusa. Guinea pig. Aso. At isa pang pusa. Friends sila ni Bantayo. But wait, there's more. Dahil sa loob ng bahay, sa gilid lang ng hagdan, nag-aalaga si Buknoy ng libo-libong kumikislot, kumikibot-kibot, at pabalubaluktot na superworm. Business na ni Buknoy ang pagbebenta ng mga insektong ito. At ayos naman daw ang negosyo. Year 2019 po, nag-umpisa po akong mag-alaga ng hamster. Then yung hamster po, ang pinaka-treat po nila yung superworm. Kaya nag-aral po paano siya i-breed, padamihin. Di ko naman po siya pinilano. Pali nakitaan ko lang po siya ng magandang feedback na pwede pala siya benta. Tsaka may pakinabang po talaga. Malaking tulong din po. Ang superworm ang larvae o supling ng insektong darkling beetle. Tinatawag itong superworm dahil sa uod nitong anyo. Patok itong pakain sa iba't ibang uri ng pets. Kabilang na ang reptiles, amphibians, isda at mga ibon. Si Buknoy, expert na sa pagpaparami nito. Umpisa po tayo dito sa normal na worm. Ang size niya dapat large to jumbo or mas malaki, mas maganda. Then makeup po tayo, ilalagay natin siya dito. Okay. Then pagkalagay po siya dyan, maghintay po tayo after 2 weeks, magiging curb na po siya. Ganito, yan. Letter C. Buhay po siya pero di na siya active masyado. Hindi, halos di na gumagalaw, no? Pero, uy! hindi siya masyado gumagalaw. Opo. Pero buhay minsan pumipitik-pitik pa. Opo. Then pagka another 2 weeks or more, magiging pupa na po siya. Ito buhay pa rin to, no? Opo, pagka try niyo pong hawakan siya. Kaya buhat niya yan. Nakakatakot. Nag-ano siya, kumikislot. Oh, kumikislot. Tapos ito po, sakto. Nag-ano siya, turn to beetle. Tinga. Ayan, turn to beetle po siya. Ayun. Kaan. Hinuhubad po niya yung skin. Oo nga, no? Para siya ito. Nagtatanggal ng kumot. Ayan po. Ayan po yung pinaka-fresh. Ayan, tutulungan na po natin siya. Okay lang po yan. Ayun. Ayan na po siya. All right na po siya. Ito po yung balat. Tapos kapag medyo, kumbaga, teenager na siya. Opo, yan. Ito naman ang itsura. Nagiging orange or dark brown. Malikot siya, no? Opo. Masyado siyang gala. Mga gaano katagal ano mula sa ganito, pagiging adult na siya? Opo. Bali, ganito. Tumatagal lang po siya ng mga 15 hours. Magiging dark. Ah, mabilis lang. Opo, magiging dark na po siya. So ito na yung talagang adult. Opo, ito na po yung totally breeder natin. Ang mga adult na beetle, inilalagay sa isang tub. At dito na sila nagkakakilala, nagkakamabutihan, at nagpaparami. So, para sinisiksik nila yung kanilang mga eggs dito. Opo, dito. Oh. Ayun, no? Ito ba nagbe-breed? Ayan po, nagbe-breed po sila. Nagme-mate po sila ngayon. Okay. So parang ano to, love hotel nila. Ito po yung pinaka ano nila, exclusive hotel nila yan. Okay. Tapos pag di mag-check po tayo ng egg kung meron. Ayan. Yung mga pag nakadikit po siya ngayon, nakadikit po. Ibig sabihin meron po yan. Ayan. Yun, yung mga maliliit na yun. Maliliit na po yan. Ayun. Ito. Then next po, pagka harvest po, after 15 to 20 days. Ganito na po yun yung makikita natin. Medyo hindi pa visible sa mata, pero pag ginalaw nyo po,
Ayun, nang liliit pa. O po, microform pa po. Mga baby. Ano itong ginagamit na parang bedding? Ang pinakaginagamit po nating bedding, pagkain po ng manok. Yung feeds na rin po, nila? Feeds po. Kinakain nila ito? Apo, ito na po yung bedding, tsaka dry food nila. Bukod po yung sa sayote na source of water nila. Hindi naman daw mahirap alagaan ng mga superworm. Low maintenance, ika nga. Ang kailangan lang, regular na pakainin. Linisin ang kanilang dumi minsan sa isang linggo. At ilayo sila sa mga kalabang langgam. Na-e-enjoy daw ni Boknoy ang prosesong ito. Nung umpisa po, nung bumibili pa lang po ako sa pet shop, medyo takot po ako kasi worm nga po. Tapos sabi ko, baka nangangagat. Tapos nung natry ko na po siyang hawakan, ano po siya, nakakatanggal po siya ng stress. Lalo na pag marami siya, tapos hinahalukay mo, tapos tititigan mo lang siya, nakakalibang. Unti-unting lumalaki ang mga superworm. At matapos ang 2 hanggang 3 buwan, may tuturing ng large o jumbo ang sukat nito. Kiliti. Ito ba yung sinasabi mong ano, therapeutic? Opo. Pagka malungkot ka, tingnan mo lang ganyan yung laro. Laruin mo lang siya. Tanggal ang problema. Tsaka wala siyang amoy, ano? Malinis po talaga siya. Talagang wala kang maamoy. Kahit yung poop niya, yung pinaka-pras. Parang siyang ano lang siya, alikabok. Yun ang tawag sa dumi ng superworm. Opo. Fras. Opo. Anong ginagawa mo doon? Then, pagka may mga kapitbahay or mga nagtatanim po, medyo nagbibigay po tayo ng libre. Ginagamit siyang pataba? Fertilizer po, organic. Tsaka, pero pag malapit-lapit yung ano mo, yung tenga mo, maririnig mo yung ano nila. Kiskisan po nila. Kiskisan. Mga chismisan nila. Si Boknoy na rin mismo ang nag-e-empake at nagde-deliver na mga order sa kanyang mga kliyente. Isa sa kanyang mga suki, isang pet shop na malapit sa kanilang bahay. Wow! Ilang piraso po ba dapat yan? 1,000. 1,000? Binilang mo na ba? Hindi po, pero yun ang binilang sa kanya, 1,000 pieces. Game! Yan na. Wow, grabe. Mukhang gutom yung arowana, oh. Sunod-sunod. So, sa ganito mga isda, talagang superworm ang pinapakain nyo? Yes po, sir. Mga ganito, sir. Basta mga monster fish. Boom. Boom. Yun. Nadali. Happy naman kayo sa supply niyo ng superworm. Yes po. Suki na kayo. Opo. Kasi magaganda po yung binibigay niyang worm. Araw, gabi, superworm na raw ang nasa isip ni Boknoy. Minsan, nagkakatabi ng araw sila sa pagtulog ng mga alaga. Ano ba? May mga panahon ba nagigising ka tapos parang gugulat ka, merong katabi ka ng superworm? Ay, kakakit sa kama. Then, minsan, sa sobrang dami pong nakakawala na maliliit, lumalaki na, nagiging beetle na rin po sa kwarto. Pero wala pa pong aksidente na nangyari na pumasok sa tenga, pabibig, sa ilong, wala naman po. Pag ganun, ngayain mo na lang. Opo, lunukin ko na lang. High protein pa. Teka lang, kung pwede sa hayop, pwede nga rin ba sa tao ang six-legged creatures na ito? Meron po nagtatanong sa amin na na-try nyo na po bang kumain yan? Try nyo na po magluto? Kung madami po yung mga tao na interested tsaka naku-curious. Ikaw mismo kumakain ka? Opo, na-try ko na po. Pero yung luto po. Yung luto? Yung hilaw medyo itchy pa po. Interesting. Balikan nga natin yan mamaya. Balita ko kasi, may isa pang superpower ang mga superworm na unti-unti pa lamang natutuklasan. Nakakita po ako about sa superworm na kumakain siya ng styrofoam.
Kaya parang pinag-aaralan po ng scientists yung ano nila, parang digestive system nila or laway po nila na pwedeng makatunaw ng plastic. Wow! Totoo kaya yon? Bakit di natin subukan? Gusto ko malaman kung ang mga superworms ba talaga ay kumakain ng styrofoam dahil ito yung pinaka-exciting na pinag-aaralan ngayon. Malaking tulong sa solid waste management. So, itry natin, pag-eksperimentohan natin ng konti. Maglalagay tayo ng maliit na piraso ng styrofoam sa garapon. Tapos maglalagay tayo ng superworm. Mga ano pa to, no? Medyo maliliit pa. Opo. Noy. Oop! Ganyan karami, okay lang ba yan? Okay lang po yan. Okay. Para po matesting natin kung ma-dissolve ng kahit konti or mabuwasan man lang. Sige, so ito ay itatabi muna natin. Tatakpan ko. May isa pang delivery si Buknoy. Tamang-tama ang kanyang dating dahil ang kanyang kliyenteng si Angeli naghahanda na ng tanghalian. And superworms are on the menu. Nung umpisa parang okay kaya yung lasa. Yung ganong thinking na okay kaya siya, magugustuhan kaya nila. Sige, nung sinubukan ko, okay naman siya, masarap. Easy ka lang, Angeli. Ako ang huhusga. So magluluto na tayo. Naku, mukhang alam ko na kung saan pupunta to. So dinamihan ko na po siya ngayon kasi ito na siya yung magsasubstitute as meat niya for lasagna. Mm. So para malasahan natin siya dun sa lasagna. Mas madami, mas masarap. Aba? Lasagna? Ew, exciting! So ngayon, ilalagay po muna natin yung oil. Dami mantika kasi ano to, no? Deep fried. Yes po. Mm-hmm. So kailangan hindi po muna siya mainit yung oil. Mm-hmm. Kasi pag mainit po natin siyang ilalagay, yung worm, maghihiwalay na yung balat niya. Swimming! Uy, nagwawala na sila. Yes po. Hindi nila gusto yung langis. Ba't mo naman naisipan pag-eksperimentuan ito na kainin? Gawa na iba-ibang putahin. Oo, na-synerge ko rin siya na maganda pala yung benefits nitong superworm. Mm. So, high in protein po siya. Mm-mm, mm-mm. So, sabi ko, why not subukan ko? Kasi mukhang papatok siya dahil hindi lang sa exotic siya, kundi may benefits pa siya para sa atin. Maganda yung may na titikman ka pang parang slimy, something ganon. Parang hindi nakatulong yun, pero sige. May laman-laman pa. Gano, apo. Na, sige. Mainit ba o kinakabahan lang? Ayan, pwede na po siya. Actually, ano siya? It's mabango. Yes. Appetizing yung amoy niya. Notes of fried chicken. Para ding may pritong kamote na amoy. Parang kamote cue. Parang kamote cue. Totoo ba? Na, opo. Ano, okay. So, hindi ko lang siya na-imagine. Matapos i-deep fry ang mga superworm, binuna ni Angeli ang lasagna. Look at those beautiful layers. Habang hinihintay ma-bake ang lasagna, inihanda namin ang pangalawang putahe, isang classic Filipino dish with a twist, ang kilawing superworm o kilaworm. Simple lang mga ingredients nito, no? Yes po. Bale, ito yung ating live superworm. Oo nga. Magalaw pa. Buhay na buhay. Oo. Tapos konting suka and then yung mga ricado. Yes po. Okay. Luya. Luya. Sibuyas. Sibuyas. Mas madaming sibuyas. Mas masarap. Sa kinilaw. Konting bawang.
O nga, no? Kinakain nila yung ano, sibuyas. Okay yan. Then, sili. Wow. Yung mga worm wala silang kamalay-malay, no? Kala mo, kala nila pinapakain sila. Yeah. Hindi nila alam. Sila ang kakainin. Ayan na, yan na. Yeah. Wawala sila. Mainit eh. Bilis lang, no? Yes. Killer worm. Killer worm. Alright. At ngayon, ang pinakahihintay nating sandali. Doon muna tayo sa medyo easy round bago nitong hard round. Kung titignan mo siya, mukha lang siyang normal lasagna pero dito sa gilid. Yan na. Nag-uumapaw. Nag-uumapaw. Yun. Game? Game. Mm. Mm. Nalalasahan mo yung laman. Merong pumuputok once na kinakagat mo siya. Hindi ko na nga iniisip eh. Ba't pa sinasabi? Ang masasabi ko, una-una, magaling ka magluto. Thank Pakalawa, you. Kung hindi mo alam yung kinakain mo, parang, para lang siyang merong chicharon bits, no? Opo. Merong crunchiness. You know, I can imagine eating that. Maybe not every day. Pero kahit mga once a week. Pwede. Nasa luto talaga siya. Good job. Thank you. Very good. Okay. Round 2. Next on the menu, ang cute na cute na killer worms. Magalaw pa siya eh. Hindi pa siya patay. Babaran ko muna ng suka. Pag nakita mo yung mga uod, parang may natitrigger sa isip mo yun na parang hindi ko dapat kinakain to. Pero kung yung lasa at lasa lang, at least dito, okay ako doon. Itong kilawin, hindi ba ito akit ng lalamunan ko? Sige na nga, game. It's time. Ito, tinan mo ito. Uy, amazing. Buhay pa siya eh. Amazing. Oh, buhay pa siya eh. Pumutok siya eh. Baka naman nabigla lang ako. Sige na nga, isang subo pa. God, the things I do for this program. Yan ko na suka. Cheers! Yung nakikita mo lang yung kinakain mo na minsan gumagalaw pa, yun yung medyo nakaka-shock ng konti. Pero kung ito ang solusyon, halimbawa sa problema natin sa pagkain, tingin ko mamahalin ko siya. Ganun siya kahalaga sa buhay natin ngayon. May mga seryosong dahilan kung bakit pinag-aaralan ng potensyal ng superworms at iba pang insekto bilang pagkain ng tao. Una, sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mainam daw kung meron tayong mga alternatibo. Si Angeli nga, sinisimula na rin mag-alaga ng superworms sa kanyang bahay. Mas mura siya kesa sa mga meat. Kasi kung pork, tapos beef, mahal po siya sa, ano eh, sa may market. At saka hindi natin nasisigurado yung quality ng meat.
isa pa po yun. So since na ako ay nagbe-breed, alam ko yung quality niya. Bukod dito, ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga insekto higit raw na mas mabuti para sa kalikasan kumpara sa ibang hayop na nakasanayan nating kainin. Mas madaling i-culture. Hindi siya katulad na mas kailangan po nila ng water resources, land, saka mga malalaking equipment. Dito po, simpleng plastic tub lang siya, okay na po siya. Biro mo, dito lang sa bakuran mo, nakakapag, ano ka na, alaga ka na ng mga worm, ano? Hindi siya matakaw sa space. Oo. Kung mag-aalaga ka ng baka o baboy. Ay, nakailangan po ng bukid. Oo. Ilang pag-aaral na rin ang ginawa sa mga mealworm, ang mas maliit na pinsan ng mga superworm. Kung ikukumpara sa mga baka, para makalikha ng parehong dami ng protina, 10 beses na mas maliit ang kailangang lupa ng mga mealworm at 5 beses na mas kaunti ang tubig na kanilang kailangan. Lubharing mas maliit ang tinatawag na carbon footprint ng insect farming kumpara sa pagpaparami ng mga hayop gaya ng baka, baboy o manok. At kahit pa nga sa pangingisda. Ibig sabihin, mas angkop ito sa panahon ng pagbabago ng klima o climate change. Nakatikim na ba kayo ng ano, kilawing superworm? Pero handa na kaya ang mga Pinoy? Naihain na mga superworm sa kanilang hapag. Ay! Alamay! Nakatikim ka na ba ng kilawin exotic, na superworm? Exotic food yun. Exotic nga. Gusto mo tikman? Parang laway yun. O, kamusta? Delicious! Sarap! Delicious ba? Delicious? Aba, mukhang may pag-asang maging future food ang superworm. Para sa akin, malaking tulong po talaga siya na maging substitute food. Palang araw. Di man po ngayon, pero ang insect talaga po, pwedeng bumuhay sa atin. Pero meron pa tayong babalikan. So, ito na yung nangyari sa ating mga superworms na linigyan natin ng maliit na piraso ng styrofoam. Overnight lang ito. Talagang nabawasan eh. Tinan nyo. Tapos makikita mo yung mga maliliit na kagat ng mga superworm. Galing, no? Siyempre, marami pa mga tanong na magmumula sa ganitong klaseng resulta. Unang-una, ano ba yung nagiging epekto nito dun sa mga worms? Pangalawa, ano yung nagiging, kumbaga, produkto ng pagkain nila nito? Yung dumi nila, dun ba napupunta yung styrofoam o yung mga plastics? At syempre, yung pinakamahalaga, mapapakinabangan ba ng mga tao yung ganitong klaseng abilidad ng mga superworm? Kailangan ko ng mga kasagutan. Kaya kinausap ko ang ilang researcher mula Australia na pinag-aaralan ng kakayahang ito ng mga superworm. And what we found is that the superworms, they could survive by eating polystyrene and they even gained a little bit of weight compared to the control group. And that was pretty surprising. The superworms, they shred the plastic into smaller particles, they ingest it, and then in the gut they have a microbiome like we humans do as well. And we looked at the microbes a bit more, and the worm can then eat those or benefit from those breakdown products and apparently even gain a little bit weight that way. Para kay Dr. Rinky, simula pa lamang daw ito ng maraming posibilidad pagdating sa maaaring maitulong ng superworms sa problema natin sa basura. Do you think this is something that humanity can harness or benefit from? The next thing I want to do is to learn more about all the enzymes that are involved, so we can produce those enzymes in a large scale. So then what we will do in the future is we take the plastic, we mechanically shred it into smaller pieces, grind it down, and then we would add the enzymes to break it down further. Hindi man
tunay na mga uod, mukhang deserve pa rin naman ng mga superworm ang kanilang pangalan. Hindi lang sila super nutritious, super delicious, super good for the environment, may styro-eating superpowers pa. Bigyan nga ng award yan. Pero ang isa pang super, ang mga nag-aalaga nito. Kung ikaw ang tatanungin personally, bakit super ang superworm para sa'yo? Super din yung benefits na makukuha natin sa kanya. Tsaka baka ito na yung maging super nung buhay namin. Mahirap na masarap na madali. Huwag niyo pong masyadong i-judge Orchid Worm siya, madumi, kadiri. Maging open-minded po tayo sa lahat. Kung bibigyan ng tsansa ang kanilang potensyal, hindi lang sila basta insektong mukhang worms, kundi worms na super. Magandang gabi, ako si Atom Araulio. At ito ang Eyewitness.